Okay. Ngayon, okay, nasa na tayo. Ano na yung mga napagkwentuhan natin dito? Okay. Parable of the Sower, the Bible Study Service yan. Unang-una, Parable of the Sower, Cain and Abel. Di ba? Bago pa yun, may mas nauna pa doon, di ba? Yung creation, di ba? Adam and Eve. Okay? Tapos, get and increase wisdom. Let the children be close to Jesus. Noah's Ark. The power and the use of God's word against temptation. Tower of Babel. The word of truth. Tapos, last week, calling of Abraham. Tapos, ngayon, Abraham and Lot. Okay? Dire-diretso lang natin, ano? Yun yung ano natin, yung itong series natin, pag sa amin, may series tayo pagka kay Pastor, iba naman, di ba? Mas maganda rin. Di ba? Kaya huwag kayong absent. Pagka present kayo dito, next week, huwag kayong absent. Dire-diretso, mas maganda, di ba? Okay ba yun? Okay. Kilala niyo na ba ako? Sino ako? Brother James. Okay. Si Brother James, si Sister Jamie, si Brother Ezekiel, si Sister Jana, si Sister Yesha, si Brother BM, si Sister Joanne, si Daddy Joe, no? Okay? Yan po ang team namin ngayon, ano? Next week iba naman sila, Pastor naman sila, si Sister Mehan. Okay, sila si Brother Stephen, marami din naman sila. Okay, pero palagi naman kasama si Kuya DM, eh, di ba? Okay? Okay, ngayon, kukwentuhan ko naman kayo ng kanina, dati, calling, ngayon naman paghihiwalay. Okay? Sino yung nahiwalay na dito sa magulang nila? No, hirap, di ba? Mahiwalay sa magulang or mahiwalay ka sa kaibigan. Sino na nahiwalay sa kaibigan? Di ba? Mamimiss niya yung mga kaibigan niya, di ba? Wala niya, no? Pareho pa kayo ng dalit, di ba? Mamimiss niya yan pagka nagkahiwalay kayo. May mga ganon. May mga panahon, maghihiwalay. Tama? Yan, patay ka na. Mag-aaral ka na sa Manila. Maghihiwalay ka na dito sa Halahala. Ano ba ito? Palay-palay. Sa Sitio Palay-palay, mahihiwalay ka na dito. Kasi mag-aaral ka na sa iba. Di ba? Nung bago mag-pandemic, nahiwalay kayo sa mga classmates niya, di ba? Di ba malungkot yun? Hindi na ko naman nakikita yung mga friends ko sa mga classmates ko. Pero ngayon, balik na ulit, di ba? Okay, nakikita na uli kayo. Okay? May mga bagay na kailangan maghiwalay. Pero may mga bagay na minsan, yung paghihiwalay ay nagiging sanhi ng masama. Or pwede rin maging sanhi ng mabuti or maganda. Okay? Ngayon, titignan natin. May dalawang tao na hiwalay sila. Tingnan ngayon natin kung anong mangyayari. Di ba? Sa Bible, mayroong kwento si Abraham at saka si Lot. Okay? Jared, pasok ka dito. Okay? Sa Genesis 13, makikita natin yung kwento na yan. Okay? Gusto niyo bang malaman yung kwento? Gusto niyo bang malaman yung kwento? Sino yung gustong malaman yung kwento? Taas ka man. Okay. Anong dapat gawin pag gustong malaman yung kwento? Makinig. Okay? Pag sinabi kong one, manahimik. Okay? One! Sabi ko manahimik. Hindi mo sasalita. Okay. One! Nasalita eh. One! Okay. 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 Ano daw yung huling kwento natin? Si Abraham, napunta siya sa Egypt, di ba? Tinawag siya ng Panginoon, no? Nagkaroon ng tagutom kasi gusto siyang papuntahin sa Kanaan. Isang lugar, doon siya pinapapunta ng Panginoon. Okay? Umalis siya sa bahay ng tatay niya, pumunta siya sa Kanaan. Pero bago siya umabot ng Kanaan, nagkaroon muna ng tagbutom. Yung una niyang pinuntahan is, or, ano yung sumunod doon? Ano yung sunod na pinuntahan niya? Pumutan na natin. Sa Haran, sa Ur,
Tapos pumunta siya ng Egypt kasi nagkaroon ng kagutom. Okay, sino na nagutom? Magdali bang magutom? Pag nagutom, ano nangyayari? Sakit tiyan-tiyan mo. Pag tiyan-tiyan mo, sasakit din yung ulo mo. Diba? Lahat yun eh. Kasi sobrang gutom. Okay, nagkaroon ng kagutom, pumunta siya ng Egypt. Tapos, ang nangyayari sa kanya doon, yung asawa niya gusto kuhanin ng ibang tao kasi si Sarah ay maganda. Kaya sinabi niya kay Sarah, Sarah, ipakilala mo ako, kapatid mo lang ako, hindi mo ako asawa. Okay? Ngayon, nung kinuha ngayon nila si Sarah, nagalit yung Panginoon kasi sabi ng Panginoon kay Abraham, pag sumunod ka sa akin, poprotektahan kita. Okay? Nagalit ang Panginoon doon sa kumuha kay Sarah, binigyan sila ng salot, plague, ng sakit. Oh, nalaman nila na ay, hindi mo pala kapatid lang si Sarah, asawa mo pa rin pala siya. Nagalit yung pero yung pinaka-king ng Egypt. At sila ay pinaalis sa Egypt kasama ng kanilang mga ari-arian. Mga tupa nila, yung baka, okay? Dami nila ari-arian. Ito na yung nangyari. And Abraham went out of Egypt, umalis siya sa Egypt, and his wife and all that he had, and Lot with him into the south. No? Kasama daw si Lot at saka yung kanyang asawa at lahat ng kanyang mga ari-arian. Marami yun, di ba? Pumunta daw sila sa south. And Abram was very rich in cattle. Mayaman daw siya sa mga baka, okay, cattle, silver, and in gold. Meron daw siyang silver at saka gold. Nakita na ba kayo ng gold? Okay, silang may gold. Nasagot yan, may gold. Aba, meron na akong dito silver eh. Bakal ito eh. Okay, yung kay Nanay Joanne, yun gold yun, white gold. Tapos meron din siyang diamond. Ano ba? Si Ate Jamie, meron yatang gold, wala? Si Ate Jana, meron na yun. Tingnan yung sing-sing ni Ate Jana, gold yun. Okay, marami daw siyang ganun. Ibig sabihin, mayaman siya. Okay? Tapos, and he went on his journey from the south even to Bethel. Napunta daw siya sa Bethel. Okay, yung Bethel, isa yung lugar na hinanda para sa kanya ng Panginoon. Okay? And unto the place where his tent had been at the beginning. Nung una, napunta na pala siya doon, nagtayo siya doon ng altar. Tapos, nung nagtagutong, bumunta siya ng Egypt, bumalik uli siya doon sa Bethel. Okay? Ano daw yung lugar? Bethel. Ano yung lugar? Bethel. Bethel. Tandaan nyo, ha? Mamaya, tatanungin kayo na Jimmy, no? Unto the Lord and beginning between Bethel and Hai. Unto the place of the altar which he had made there at the first. And there Abraham called on the name of the Lord. Tumawag uli si Abraham sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin siya na ng palataya. Okay, sino ba dito yung tumawag na sa pangalan ng Panginoon? Sabi sa Romans 10:13, ano? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ay, maliligtas. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents. Si Lot daw, sino ba si Lot? Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Okay? Kilala niyo ba yung pamangkin? Kilala, kunyari ako, meron akong kuya. Yung kuya ko namatay. Tapos, yung kuya ko may anak. Ngayon, yung anak niya, sinama ko. Yun si Lot. Okay? Nagkakaintindihan? Next. And the land was not able to bear them that they might dwell together, for their substance was great, and so that they could not dwell together. Ang dami-dami nilang ari-arian. Ang dami nilang cattles. Ang dami nilang ships. No? Nakakita na kayo maraming. Sino yung pinakamayaman dito? May-ari na maraming ship. Sino yung pinakamayaman dito? Kilala niyo. Sanchez Farm? Marami ba yung ship?
Goats, Mindanao, goats, sheep, cattle. Sino yung pinakamarami dito? May alaga. Kayo marami kayong alaga. Kalabaw, ilan kalabaw nyo? Isa, ilan ang baka? Lima, o dami na nun, ano? Si Abraham at saka sila, marami! Hindi mo mabibilang sa kamay mo sa sobrang dami. Marami silang at hindi na daw sila magkasya doon sa lugar nila. Okay? And there was a strife between the herdsman of Abraham's cattle and the herdsman of Lot's cattle. Nag-aaway na daw yung mga nag-aalaga ng kanilang mga cattle. Hoy! Kami dito nagpapakain eh. Tapos sabi naman ng Thailand, oh! Kayo lang ba mayari niyan? Pwede naman rin kami magpakain dyan eh. Away na sila. Nag-uusapan sila, no? Away. And the Canaanites and the Perizzites dwell then in the land. Pati daw yung mga Canaanites at saka Perizzites, nandun din sa lugar na yun, may iba pang tao, liban kay Lot, at liban pa kay Abraham. Okay? And Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdsman and thy herdsman, for we be brethren. Tayo magkapatid, sabi ni Abraham. Huwag tayo mag-away dahil lang dyan. Okay? Ngayon, yan, nag-strike, no? Strike between the herdsman. Dito kami, hindi. Doon kayo, hindi. Dapat doon kayo, hindi. Dito kami. Okay? Ganun sila, no? Kasi, ang dami-dami nilang pinapakain na sheep, cattle, camels. Marami silang ari-arian eh. Okay? Pwede bang magbigayan? Nauubos pa yung damo dito? Nauubos pa yung damo? Hindi, di ba? Pag kinain yan mabukas, marami na uli yung damo eh. Di ba? Di ba? Pwede magbigayan. Kaso lang ito, no? Nag-aaway-aaway sila. Is not the whole land before thee? Hindi ba? Hindi lang naman ito lahat eh. Lahat ng land, nasa atin eh. Sabi ni Abraham, separate thyself, I pray thee, from me, if thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Upo, mayos. May tumitilao. Walang manok. Okay? Sabi dyan, kung pumunta ako sa kaliwa, pumunta ka sa kanan. Pag pumunta ako sa kanan, pumunta ka sa kaliwa. Ay, hindi sila magsasalubong nun. Tama? Di ba na lang kung iikot ulit sila sa mundo. Magsasalubong sila nun uli. Pero, imposible yun kasi may dagat. Okay? At saan layo na nun? Di ba? Okay. Sabi dyan ni Abraham. And Lot lift up his eyes, tinignan nila. Siyempre, siya unang pinapili eh. Tinignan niya. San pa mas maganda? And beheld all the plains of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Soar. Okay? Yung lugar daw, na pinindin nila, well watered, maraming tubig. Okay? Hindi nga mga next. Yan o. Pinapili siya ni Abraham. Oh, Lot, saan gusto mo? Pinili niya yung Soar. Kasi, yung Soar, yun yung plain ng Jordan. Hindi natin yung Jordan River. Okay? Nandun yung maganda, well-watered, maraming tubig. Ikaw pa ito mapili, kasama mo gusto? Sa dry, sa disyerto, may tubig. May tubig, yun ang pinili ni Lot. Kaso lang, ito lang. Okay, sabi dyan. And Abraham dwelt in the land of Canaan. Balik mo ulit natin. Isa pa. Then Lot chose him all the plains of Jordan. And Lot sojourned east. And they separated themselves one from the other. The one from the other. Next. Yan, nagkahiwalay na sila. And Abraham dwelt in the land of Canaan. Si Abraham pumunta sa Canaan. Yan yung pupuntahan niya, di ba? Si
Si Abraham went to Canaan, pumunta siya, sila dwell in the cities of the plain and pitch his tent towards Sodom. Papunta sa Sodom. Okay, mamaya, kikwentuhan ko kayo ng konting background nun, ng Sodom and Gomorrah. Sabi dyan, but the men of Sodom, yung mga tao daw sa Sodom, ano daw, were wicked and sinner before the Lord exceedingly. Doon daw sa lugar kung saan papunta sila, yung mga tao daw doon ay masasama. Bakit daw sila naging masasama? Later on, malalaman natin na nandoon yung mga bading. Yung mga lalaki na pumapatod sa kapwa lalaki. Okay? Mabuti ba yun? Hindi pa. No? Di ba? Kakadiri yun, di ba? Okay. Sabi dyan, saan ako? And the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, he lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward and southward and eastward and westward. For all the land which thou hast seen, to thee will I give it, and to thy seed forever. Binigyan ng promise ng Panginoon si Abraham. Lahat daw ng nakikita mo sa left, sa right, lahat yun bibigay daw ng Panginoon sa kanya. Okay? Nag-separate sila, no? Kung ako sila, hindi ako lalayo kay Abraham. Bakit? Kasi si Abraham pinagpapala ng Panginoon eh. Later on, makikita nyo kung what will happen to Lot. Okay? Papunta siya doon sa Sodom. Okay? Yung papunta siya, pero makikita nyo, nandun na siya sa Sodom and Gomorrah susunod. Okay? Pagkwentuhan natin. Next. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, ano meron dahil? The number of the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it, for I will give it unto thee. Bibigay daw ng Panginoon yun, kasi yun ang pangako niya. Okay? Then Abram removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and build there an altar unto the Lord. Makikita nyo, mapapansin nyo kung saan siya pupunta, nagbibuild siya ng altar ng Panginoon. Bakit? Para siya ay sumamba at magpuri sa Panginoon. Okay? Kahit saan tayo mapunta, kung saan tayo dalhin ng Panginoon, dapat tayo ay matutong magpuri at sumamba sa Panginoon. Okay, ano ang lesson natin dito? Promise, okay? Mamre, which is in Hebron. Ito daw yung promise ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka dyan sa land ng tatay mo, pumunta ka sa isang land kung saan ko ituturo. Ngayon, anong ginawa ni Abraham? Siya ay sumunod. Nung sumunod siya, happy ba agad? Madali ba kagad? Parang bang may nagatid sa kanya aeroplano doon at pupunta na kagad siya doon? Or nakamotor? Hindi, naglalakad sila noon. Kasama yung mga ari-arian niya. May tagutom pa, di ba? Napunta pa sila sa Egypt, muntikan pa siyang mamatay. Okay? For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever, and I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Okay? Siya daw ay magiging father of all nations. Okay? Ako rin, hindi yan nakalagay dyan. Pero yun ang nangyari sa kanya. He is the father of faith ng pananampalataya. Kung babasahin natin sa Hebrews 11. Okay? Yun si Abraham. Okay? Maganda ba ang buhay ni Abraham? Kaya ano nangyari kay Lot? Next week, okay, malalaman natin kung anong mangyayari kay Lot. Si Lot ay mapapahamak dalawang beses, no? Ililigtas siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Abraham sa una, at ililigtas siya ng Panginoon sa pangalawa sa pamamagitan ng mga anghel. Ganun ang mangyayari sa kanya.
mapapahamak siya kasi gusto niyang puntahan yung mga taong wicked. Sometimes, dahil sa mga napapanood natin, okay, nagiging parang mabait tayo dun sa mga wicked people. Kala natin, dapat natin silang mahalin. May mga taong hindi na minahal ng Panginoon. Okay? Yung mga reprobates. Yung mga ni-reject niya. Okay? Isa doon yung mga bading, mga bakla. Kaya dapat pa maging bading, i-re-reject ka ng Panginoon doon. Okay? Dapat, kung lalaki ka, dapat ikaw ay lalaki. Kung babae ka, dapat ikaw ay babae. Okay? Tama ba? Naintindihan ba? Okay, kung lalaki ka, dapat ang mga gustuhin mo, yung mga bagay na pang lalaki. Okay? Lalaki ka, TikTok. Okay? Ano yun, TikTok? Napapanan niyo ba yun? Ano TikTok? Wala dito yung internet. Hindi ka pang TikTok ka, lalaki ka, ang nakadiri yun. TikTok. Okay, ang lalaki, hindi nagtitiktok. Ang lalaki, nagtatanim. Di ba? Malalakas. Okay, mangyayari dito, minsan may mga bagay na dapat tayong umiwalay. Okay? Next one. Yeah, sabi dyan sa Hebrews 10:25, pag kayo ay natanim sa isang church na maayos, kung saan lumalago iyong pananampalataya, huwag ka na umalis doon. May mga bagay na hindi dapat alisan, pero may mga bagay na dapat alisan. Yan ay kasalanan. Okay? Yung pagmumura, pagsisinungaling, hindi sumusunod sa magulang, di ba? Pwede nating alisan yun. Huwag nating tambayan yung mga kasalanan na yun. Okay? Kung tayo yung lalaki, magpakalalaki tayo. No? Ang lalaki ay malalakas, hindi malalambot. Okay? Malalakas dapat ang lalaki ganun. Hindi lang ganun. Okay? Tama? Mga babae, kayo rin ay malakas, pero mas malakas yung lalaki sa inyo kasi ginawa yun ng Panginoon na design niya. Ang mga babae naman, gentle. Kayo naman ay smooth, gentle. Okay? Magaling kayong mag-alaga ng mga bata. Okay? Ganon, okay? Kasi kayo ay magiging nanay. Okay? Okay, sabi doon, not forsaking the assemblies of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. No? Huwag kayong umabsent pagka tuwing Saturday. Tama? Amen. Masaya ba pag tuwing Saturday? Amen. Amen. Siyempre, di ba? Ang sayang yung mga lesson na namimiss nyo. Imbis na dadagdagan kayo, sayang yun. Okay? Okay, kaya dapat huwag absent. Tama? Okay, anong natutunan natin ngayon? May mga bagay ba na dapat okay, ang paghihiwalay? Okay lang ba ang paghihiwalay? Opo, depende. Okay? Pagka ikaw ay nasa maayos na, huwag ka nang umalis doon. Pero, pag alam mo na hindi ka nasa maayos, umalis ka doon. Okay? Manalaman mo yon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Okay? Malinaw ba? Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Okay, tayo. Okay, stand up. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to. Panginoon, sa kwento ni Abraham at sa kanila kung paano Panginoon sila nag-iwalay. Ama, sa dalangin namin matuto kami sa inyong mga salita kung kailan kami aalis o kailan kami mag-stay. Panginoon, nakita na namin, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon. Kami po ay mag-stay sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga batang nandito. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga magulang na sila'y pinapayagan, Panginoon, umaten ng aming pananambahan sa umat. Salamat, Panginoon, sa mga tao na tumutulong at uli na naglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lugar na ginagamit namin. Maraming salamat, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Amen.